Pinakain kami ng alikabok, oh. Kumakain kami ng alikabok, ah. Anya ka. Alikabok. Okay, ah. Uy, ang ganda naman ito. Akala ko tatawid tayo ng ilog, eh. Akala ko tatawid tayo ng ilog, eh. Pwede ba diretso yan doon? Time check. 4:24 ng umaga, mga kabakbak. Good morning sa inyong lahat. Meron tayong pupuntahan ngayong araw, ang ilaw natin. Maliwanag ang buhay. Lalabawan nalimutan. Check, check, check. Okay, all goods. Napakalamig! Meron tayong moto camping ngayon, pero wala akong dalang tent. Meron naman yata akong matutuluyan doon, sabi ni Bro Ryan ng Hot Rizal. Dito tayo sa 5 peso motor wash. Yun. Ating tanggalin lang yung mga buha-buha ngayon. Putik-putik nung nag-Batangas loop tayo. Nandito pa. Tsaka nung nagtagaytay tayo kasama yung Hot Cavite. Itong nakikita nyo to, yung naka-waterproof bag. Ano ko yan? Pantulog. All goods. Natanggal naman yung mga putik-putik dun sa gulong tsaka sa harapan. Yun naman ang mahalaga, eh. Mawala lang yung putik-putik. Tingnan nyo yun sa ano ko. Kita nyo ba? Teka lang, ha. Ayan, oh. Nagmamoy siya pagka nakatigil ako. Dahil dun sa hininga ko na mainit. Tapos syempre malamig yung labas. Meron pa naman pala tayong 5 bars. Isang bar lang pala nabawas sa gasolina ko, eh. 56,000 na pala ang aking odometer, ha. Pero pag tumakbo na ako, mawawala na tong moist na to. Lilinaw na tong paningin ko. Ayan, lumilinaw na. Nawawala na yung moist. May hangin ang pumapasok sa helmet ko, eh. Ayan, nakiklear na yung moist, oh. Ayos. Pero mas maganda pa rin talaga kung meron tong pinlock anti-fog. Para kahit huminto ka man, hindi talaga siya magmo-moist. Yung lakad namin ngayon, ang usapan ay alas 6 ng umaga, dapat nandun na kami sa Shell Boso Boso. Yung papunta ng Marilake. So 6:30, take off. Sana naman ay makarating tayo kagad ng mas maaga. O saktuhan lang. 4:30 pa naman, eh. Meron pa tayong 2 oras para tarakin natin yon. Wala pa naman kayo makikita dahil madilim pa. Balikan ko kayo. Ayaw! Woo! Nasa taas pa tayo ng bundok. Time check 5:52. Mag-alas 6 na. Siguro ang gagawin ko na lang ngayon ay doon na ako makikipagkita sa kung saan kami magbe-breakfast dito sa parting Marilake. Nang sa ganun, dito sa may tanay, yung likuan, eh doon ako dadaan. Parang sa ganun, din ako lumayo at bumalik pa ulit. Kasi doon rin naman yung punta namin. Eh dito ko na lang sila hintayin. At mali-late din naman ako. 6:30 take off. Pero chat ko muna si Bro Ryan para sigurado. Di naman ako bumakbak. Ito, chill-chill lang, oh. Tsaka sobrang dami ng nakakasalubong ko tsaka nakakasabay ngayon. Good morning! Palabas na tayo ng Pililya. And ito na yung sa tanay. Nag-chat na ako kay Bro Ryan. And sabi nila, nandun na nga daw sila sa Boso Boso. On time sila. Ito yung mga gusto kong kausap. On time. Pagka sinabing alas 6, nandun na. Nandun na. Tapos 6:30, take off. And dito ako ngayon dadaan. Sampalok, Tanay, Tanproper, I'm... Ito yung Jollibee ng Tanay, yung mismong crossing. And dito yung first time na dadaan ako. Papunta dun sa Marilake. Tingnan natin kung saan yung labas nitong daan na to. Napakalamig! Yun ang liwanag na, oh. Sarap! Sarap talaga magmotor. Ayos pala yung daan dito, eh. Maganda. Tapos ngayon, niro-road ridingning na ngayon dito. Woo! Lamig! Meron pa tayong 12 kilometers bago natin marating yung mismong restaurant. Siguro ano lang, kakapi-kapi lang muna ako habang iniintay sila. Pero mabilis lang yun sila. Mula dun sa Shell Boso Boso, malapit lang yun. Panayan na rin pala rin ito, bankingan, eh. Kurbadahan. Woo! Uy, sinibak ako noon. Wala pang helmet. Oh,
Meron din pala rito ng ano dito eh. Overlooking eh. Tingnan nga natin kung anong tinitigilan ng mga riders dito. Wow. Hindi pa siya ganun kataas pero maganda naman yung view. Oh. Tara dito tayo. Uy! Yan na, malapit na lumabas ang araw. Lumiliwanag na. Tingnan natin dito, mukhang mas maganda view rito eh. Ah, hindi. Oh, maganda. Ang view pala rito eh. Ito tinigilan ko eh. Talaga mas mataas. Ayun, kita yung kalsada dun. May mga usok-usok pa. Oh. Ayun, yung Pililia. Yung dinaanan natin kanina yon. Grabe, lakas ni Kuya. Oh. Sige, kaya mo yan. Ayan na yung araw. Oh. Sige, yun ang araw. Sige, painitin mo na ang hangin. Painitin mo na ang umaga. Napakalamig, ba? Ah, nakakasulo na yung araw. Kailangan na natin ibaba yung ating isang visor lens. Yan. O, di wala nang sulo. Kahit titigan ko pa yung araw, di ako nasisilaw. Ang ganda ng araw. Pagmasdan, pagkaganda. Woo! Oh, palabas na tayo dito sa mismong dulo nung pinasukan natin na kanto. At ito na yung dulo. Tama nga yung nadadaanan ko. Oh. Marilaki na 'to eh. Ito yung pag dinadaanan ko, sabi ko, ito yung palabas ng Jollibee. Uy. Astig ni ate ah. 6:30 na, baka lumarga na yun sila o naghihintay pa ng kasama. Pero siguro pagdating ko doon baka ako na yung iniintay doon eh. Sabay na lang tayo dito kay ate. Mukhang malakas magmotor to ah. Yun nga lang nakashort. Sabayan natin si ate sa kurbadahan. Ah, hindi pa siya ganong kasanay. Natawa ko naman eh. Lumi! Woo! Outer, inner. Malapit na, konti na lang. Oh, ito na. Ah, katabi lang pala siya ng La Franco's Veranda. Ayan o, Jillian Marie Restaurant and Cafe. Dito kami. Grabe yung lamig dito. Naninigas yung kamay ko kanina habang nagmamaneho. Hintay-hintay lang natin yung kasama natin. Pero pasok na tayo dun sa loob. Pwede naman yata tayo dun sa loob mag-abang. Ah, malapit na pala yung Martesem. Natatanong ko, ano pa na agad yung Martesem? Restaurant na dito kami magkikita-kita. Ayos yung place. Let's go. Ngayon lang yata makakayo ng gantong kape ah. Ngayon tayo sa may araw. Para maarawan tayo, sobrang iing namig talaga dito. Tapang. Dahil kanina ko pa ito kakainin. Hindi ako makatigil-tigil gawa nga ng yung oras ng meet-up, 6:00. Sarap nung init nung ano, nung araw sa mukha. Napasama na tuloy yung ano, breakfast ride dito. Ito na yung mga kasama natin. Ayun o. Sakto pala, 7:30 oh. 7:30, dito na rin. Pull pack ka dyan ah. Ba, anak mo, kasama mo? Hello. Hey. Good to meet you po. Hey bro. Manood ko yung Batangas ko mo ah. Salamat. Hello sir. Hello po. Yan, sila yung mga kasama natin ngayon. Hello. Kanina pa pala ito nandito, di ko napapansin. Kamukha nung ano ko, si yung babae ko, si Gianni. Basta yung tatlong negra kong babae, kamukhang kumukha nito. Hello! Ang hilig kasi ng mga ganito, panay belly rub eh. Pag hinihimas, tumitigil na eh. Oh. Mano yun, malambing. Yan yun lang lagi. Oh. Isa hilig, kumamot ng kumamot. Oh.
Time check, 9:11 a.m. Ayan, katatapos lang namin kumain dito. Ngayon, diretso na tayo dun sa mismong pupuntahan natin na camping site. So, pabalik pala yung mismong camping site dun sa mismong may manukan. Meron daw doon papasok, mga 8 kilometers yung lalakbayin. Relax na relax yung anak mo ah! Meron pang ganito ah! Ayos ah! Ano? Ah, hindi ka sasama! Eh siya, ingat kayo! Ay, pasok ka pa? Ah, sige. Okay, ingat ha. Sige bro. So, hindi pala lahat ay kasama ngayon sa moto camping. Yung iba, sinadya yung breakfast ride. At least, nakasama naman natin kahit breakfast ride lang. Okay, tara. Woo! Yun! Woo! Uminit-init na. Masarap na. Hindi na yun talagang sobrang damig. Ganito ang moto camping. Ganito itsura oh. Eh, tsura. Daming dala, oh. Parang Doraemon din to ng hot, eh, oh. May side box, may top box, ang daming mga nakabalot, tent, at saka kung ano pa man yan. Tamang chill ride lang sa kurbadahan. Kasama natin ang Hot Rizal. Yeah! Woo! Ay, wah! Ang sarap ng takbuhan na ganito. Yung tipong lahat kayo chill ride lang. Pag may bumakbak na isa, babakbak lahat yan. Dito na ata kami liliko. Oh, pagkatapos pala ng manukan, dito sa may paliko dito. Kung galing kayo doon, edi sa kaliwang parte. Sila, sir, ay hindi na makakasama. Ito, nasa harapan natin, dalawa. Sir! Ingat, ha! Sige po! Dito na tayo liliko, papasok. Kalsada pa naman yung papasok dito. Pero tingnan natin. At di tayo sure. Mamaya, meron ng ano to, off-road. Ingatin kung ilan pa yung kasama natin pagdating doon. Ano yun, bro? Ano yun? Environmental fee? Magkano? 20 sa motor. Pag residente dito, 20. Pagka hindi, 100. Okay, pagpasok nyo dito sa may bukana ng kanto, meron palang environmental fee. So, pagkaklaro dun sa kaninang sinisingil sa ating kanina na environmental fee dito sa pagpasok sa lugar na to, after nung manukan, yung motorsiklo, kung kayo ay permanenteng residente, 20 pesos. Tricycle, 100 pesos. Tapos jeep, van, truck, or any na four wheels or higit pa na sasakyan ay 200 pesos. Pero valid for 1 year yon. Para sa mga residente or palaging pumupunta rito sa lugar na to or dumadaan. Pero kung kayo ay minsan lang pumasok dito or pumunta, so ang isang option kung motor or tricycle is 10 pesos. Pero kung jeep, van, or iba pang sasakyan is 50 pesos. Kada pasok yun ha. Pero kung alam mo lagi naman kayo pumupunta, edi doon na kayo sa valid for 1 year. Anytime na pumasok kayo or lumabas, wala na kayong babayaran kasi meron na kayo nakadikit na ganito dito sa motor nyo. Malinaw na, malinaw. So ngayon lang ito pinatupad. Pero alam na rin naman ni Bro Ryan na taga rito na meron ngang ganito rito na pinapatupad na. Okay, nakabili na kami ng kailangan. Diretso tayo. Unang bungad ay pababa. Kaya dahan-dahan lang. Agapay sa preno. Ayan, so may senyas na si Bro Ryan. Ako, first time ko lang makakapunta rito. Ah. Hindi ko alam na dito pala yung mismo papasok na may mga nakatira na mga resident rito. Ayun, oh, kitang-kita yung mga kabundukan ng Sierra Madre. Oh. Ang aliwalas ng lugar na to. Oh. Natatakloban ng mga puno-puno. Preskong presko. Kahit nasabihin mong tirik yung araw, naharangan ng mga ano rito, puno-puno. Kaya yan yung maganda pagka sa mga highway ay may mga puno sa panabi. Eh kaso kalimitan ng highway ngayon, talagang wala ng mga puno-puno eh. Talagang napakainit eh. Presko ng hangin. Woo! Okay, dito tayo sa may pinakababa, mismong paanan ng bundok. Ayan, marami ng mga residente rito. Ayun, yung kabila ay parang ilog na ata. Yung pupuntahan nga pala natin, ang pangalan ay La Teresa Mountain Campsite. Oh, ya. Oy, meron din naman pala dito na tindahan ng mga gasolina. Ayan, oh, bote-bote. Huwag kayong mag-alala kung kakunti na gas nyo bago kayo pumunta rito. Meron naman kayo mabibilan. And ang dami pala rito ng mga resort na pwede kayong mag-stay. Oh, tubigan na to, oh. Ito na yung paanan, oh. Uy, si Predator, oh. May Predator dito na ligaw. Nakamotor pa yung Predator. Akala ko ano, naka spaceship yun.
medyo yung mga kalsada nga lang ay meron ng mga bitak-bitak tsaka sira-sira. Kaya dahan-dahan lang. Hindi nyo naman kailangan magmadali rito. Oh, may mga ganun pa. Oh. Eto na. Eto na ang mahiwagang off-road. Sabi ko sa inyo, hindi tayo sure kung dire-diretso yung kalsada dito. Eto na, ang adventure. Diba? Masarap naman yung may ganito eh. Lagi may adventure na gantong dadaanan. Diba? Hindi lang ikaw yung nasusubukan, yung pati yung motor mo. Oo, daan lang tayo. Namnamin natin yung mga alog-alog. Diba? Sige. Oh! Ayos yung jeep ha, punong-puno ha. Naalala ko tuloy nung mga kabataan na nagko-commute pa kami. Ang gustong-gusto namin lagi pagsasakay kami ng jeep, doon kami sa top load, yung sa pinakabubong. Kasi sarap ng feeling na mahangin eh. Tsaka hindi ka antok yun pag doon ka sa mismong taas. Kasi pagka natulog ka doon sa taas, sigurado may kalagyan ka. Mahuhulog. Pagka wala kang kasama eh, mapaka mahulog ka. Okay naman yung off-road, kaya naman ng motor. Kahit na naka Honda Beat ako, kaya naman. Hindi naman katulad ng ibang trail na talagang pang ano na, pang dirt bike na ang kailangan mo. Yung kanina nakasulubungan natin si Predator eh, mukhang nag-trail talaga yan eh. Kasi naka trail bike eh. Pinakain kami ng alikabok oh. Kumakain kami ng alikabok ah. Nyak! Alikabok! Pababa na trail. Ingat lang at mabuhangin. Dahan-dahan tayo, magbaba na tayo ng paa. Para sigurado tayo. Kopya. Uy! Uy! Ang Honda Beat na nagpiling ADB. Aba, aba. Aba, wala pa ako nakikitang kalsada ah. Mukhang mahaba-haba pa tong off-road na to ah. Sipag ni Kuya maglinis ah. Huwag mo na linisin, mag-aalikabok din yan. Pagdating sa parting to, may dalawang daan, kanan tsaka kaliwa. At makikita nyo naman, ang daming signage kung saan nyo gusto pumunta. Ayun yung pupunta natin, La Teresa. May 3 kilometers pa tayo. Hindi ko lang alam kung yung 3 kilometers na yon ay panay off-road pa din. Yun! Kalsado na! Ano? Ayos ah! Yun na yun! Ito, kalsado na to, dire-diretso. Okay, sige. Siguro yung off-road na tinahak namin ay yung mga ano rin yata. Almost 1 kilometer or mahigit 1 kilometer. Nahina ako sa tangtahan pagka ganyan eh. Ito sa kanan nakikita niya yung ilog na mismo. Ayan o. Hindi ko lang alam kung may mga bayad din dyan yung ano. Magte-tent ka dyan. Ito meron talaga dito kasi ano to eh. Talagang campsite to eh. Oh. Camp Hiatus. Dyan pala yung Camp Hiatus. Meron na ditong eskwelahan. Kayabu Elementary School at saka National High School ata. Barangay Kayabu, Tanay Rizal, Inares Multi-Purpose Building. May mga tindahan pa naman pa pala dito. Patikim. Patikim lang to, tong sirang kalsada na to. Sa bago maliit na tulay. Oh, yeah. Walang gaanong ano, tubig sa ilog ah. Mukhang tuyot dito ah. La Teresa pala. La Teresa. Malapit na, promise. Ang kulit ng tarpaulin eh. Lapit na, promise. Ganyan dapat. Kasi pag sinabi mong malayo, tata mo rin yung pupunta eh. Ayun, ang ganda rin oh. May signal pa ba dito? Wala nang signal pala sa parting to. Pagdating niya dito, wala nang signal dito. Talagang offline muna kayo sa social media, sa digital world. Uy, panay na to. Alam nyo kung ano yan? Dragon fruit yan. Ganyan yung itsura ng puno ng dragon fruit. Puno na ba yan? Maliit lang eh. Pero dragon fruit yan mga yan. Eto na. Kakanan na tayo. La Teresa. Ayan, kung makikita nyo. May makikita naman kayong ano, tarpaulin kung saan. La Teresa. Mountain campsite. Oh, lapit na nga, promise. Eto na yun. Opya. Konting trail lang ulit. Ayan, yung mga yan. Ito yung sinasabi ko na ano, panay dragon fruit yan. Ganyan ang itsura ng puno ng dragon fruit. Yan o. Kala mo yung mga dahon niya, cactus eh, no? Yung nakikita yung bahay, ayun yung bahay na yon. Yun yung La Teresa na private. Pero yung campsite, medyo lalakarin pa natin. Okay, yeah. Uy, ang ganda naman ito.
Akala ko tatawid tayo ng ilog eh. Akala ko tatawid tayo ng ilog eh. Pwede ba diretso yan doon? Hindi ba kakayanin? Alas 10 ng umaga, ayan dito na kami. Change outfit! Nulusong kami ng ilog. Akala ko kanina, doon kami sa kabilang yon. Kaya sabi ko, pwede naman siguro ilusong yung motor. Eh sabi ni Bro Ryan, baka daw hindi talaga kayanin. Pero doon tayo. Yung mayroong sasakyan na yon, doon ang pupuntahan natin. Ito raw lugar na to ay pagmamay-ari ng mami ni Sarah Jeronimo, si Mami Divine. Punta ako. Buti na lang, naka-aquashoes ako. Bukang kaya naman ng motor to. Ah, oo, madulas. Malumot kasi yung mga bato-bato. Yung pinagparadahan namin ng motor, doon na lang yun. Doon na iiwan. Kung di nyo kayang, dalhin dito. Iniwan na lang nila yung mga helmet nila. Tingnan natin kung bukas, nandun pa yun. Ako, ayoko i-risk yung ano ko eh. Yung helmet ko eh. Baka mamaya, pagbalik natin bukas, wala na. Yung motor, okay lang mawala. Basta may kapalit agad na 160. Ano, pagbalik natin doon, 160 na inaandun. May abandonadong ano rito, balsa. Siguro yung tubig dito, pagka talagang mataas yung tubig, maabot hanggang dito sa lugar na to. Yung kanina nung nag-breakfast tayo dun sa restaurant, ang dami namin, no? Tatlo lang pala kami ngayon. Alam na yata nila to eh. Yung dalawa. Yung dalawa, alam na. Pero okay to. Namiss ko yung ganito na maraming dala, tapos ganito yung mga dadaanan. Nakakamiss nung nagbubundok pa ako nun eh. Wala pa nga to nun eh. Alam mo, yung dala ko nun, may super kalan pa. Nasa akin lahat ng ano, mga panluto, mga lulutuin. Yung mga kasama ko, ang dala lang. Yung dilata. Tapos pagtapos namin matulog na isang gabi, pagbukas ko ng bag ko, nasa akin na rin lahat. Dahan. Madaming dala. Yeah! Ang tataas ng pag-ita na ba? Yun. Itong isa, cabin. Ayan yung cabin dito. Hello po. Good morning po. Good morning, sir. Ito ba? Saan nila ito? Lapit-lapit lang. Hiningil na agad. Maya-maya pa naman kami. Kaya ikot ko muna kayo dito sa lugar na to. Pero tingnan muna natin yung ginagawang cabin dito. So itong lugar na to ay sarado pa ha. Hindi pa siya open talaga for all. Pero once na matapos na, sa oras na mapanood nyo to, siguro pwede na. Pero makikita nyo naman, meron naman silang Facebook page, La Terraza, camping site. Yan, nakikita nyo. Laki no, laki ng cabin. Bukod dito, sa babang to, meron pa siyang paakyat. Ayan o. Akyatin lang natin. Oh. Pwede nga dito matulog eh. Pagdating nyo dito sa mismong terrace, kita nyo kaagad yung ilog, tapos yung kabundukan. Kung taga-syudad ka, sigurado ako, mamahalin mo tong lugar na to. May mga pwede kayo mag-tent pitching dito kung meron kayo mga dalang tent. And may mga location naman para kung saan kayo magtatayo ng tent. Ito kung nakikita nyo itong daan na to, doon paakyat, doon pwede magtayo ng tent. Akit tayo. Kasi mamaya ay pupunta na kami sa isang falls. Malapit lang naman dito. Di naman kalayuan. Eh, lubos-lubosin na natin na umikot-ikot dito sa lugar na to. So dito, walang kuryente. Walang linya ng kuryente dito. So lahat ng mga nagpapagana sa mga ilaw at kung anumang meron ditong appliances ay nanggagaling sa solar. Ito pala, tent pitching pa rin pala to. Dito, sinasabi ko na sa inyo, walang signal, as in wala. Kaya kung kailangan nyo kumunik sa internet, meron naman yata rito na wifi, which is rerentahan nyo yung isang araw yata ay 60 pesos. Parang ganun yata yung presyo. Ang nag-setup nyan, walang iba syempre, si Bro Ryan. Ayan, si Sir Fogs, ang owner ng lugar na to. Sir, yung ano dito, pwedeng mag-book via Airbnb. Ayan. So ito sa ngayon yung pinaparentahan nila. Yung farmhouse. Tingnan nyo kung gaano kaganda. Ayun o. Oh. Yan yung kaninang tanong natin dun sa kabila. Nang papunta pa lang tayo dito. Dito, tanong na tanong yung kabundukan. Ang ganda o. Oh. Yuh!
Yung tubig dito, sir, bukal, galing sa bundok. Wala kang maririnig dito kundi huni ng ibon, ano ng hangin, yung pagaspas ng hangin. Ay, may mga manok. Ano yung maririnig dito? Sarap. Ang sarap sa pakiramdam na ganun lang yung mga naririnig mo. So magla-lunch na rin, kakain muna kami, tapos maya-maya punta tayo dun sa falls. Okay. Pahipay nga lang din kami, tapos itatayo lang din namin yung tent na dala nila. Ako, dahil wala akong tent na dala, eh dyan na lang ako hihiga kung saan dyan. Kung saan pwede.